One, two, three, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Zan. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Kung ito lang maraming vitamin C plus dagdagan mo siya ng tender juicy hotdog. At samahan nyo na rin siya ng Ovaltine. Dahil kapag nag-Ovaltine ka, siguradong panalo ka. So yun, so kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So yun, so Christmas ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng Christmas, New Year, Valentine's Day. Ngayon, malapit na akong mag-birthday. So yun, so sana regaluhan nyo naman ako. Charot, so yun. Lang mag-birthday dito sa August 25. Kaya sa mga gustong magregalo dyan, ibalot nyo na ngayon. So, pwede cash. Walang ganon. So, yun. So, ayan na. Diyos ko, marami tayong pachika ngayon na talaga naman ay nako, pasabog ng bonggang-bongga. At hindi lang yon, talagang ay nako, maintriga ang mga chika natin ngayong araw na to. Kaya hindi ko na siya patatagalin para sa unang chika. Sabi ganon. Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Grand Indonesia, ready na daw para sa road for the second crown dito sa Miss Grand International. Ay nako, iha. Kaya ko ready na ang gawa mo. Charot! So, oo, alam ko ready na ready ka na at talaga namang gawang-gawa na ang iyong ganda. At parang papumalo sa Miss Grand International. Pero ang tanong ko, kaya mo bang ipanalo talaga ang corona ng Miss Grand International? So yun, so keep going Indonesia. Alam ko naman na lahat kayo ay talaga namang pinaghahandaan ng bonggang-bongga ang Miss Grand International. Lalo na dyan gagawin sa bansa ninyo. Kaya dapat magpakitang gilas ka para sa iyong mga kababayan. Kung mananalo ka ng second crown para sa golden crown, eh di congratulations ngayon pala. Pero ang tanong ko, kaya mo ba talagang kuwanin ang corona ng Miss Grand International? Yan ang aabangan natin dito kay Miss Indonesia. Laban lang Indonesia, alam ko naman na ginagawa mo yung best mo. At sana, you did it. Diba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, sabi ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas na nag-a-attitude? Ay, may ganon. Di, pag nag-a-attitude sila, eh di ligwa kami. So, ako para sa akin ha, hindi naman maiiwasan yung mga kandidata na magkaroon ng attitude. Kasi lahat naman tayo talaga ay may attitude. Lahat naman tayo ay may attitude, di ba? Pero syempre depende yon sa klase ng attitude. Pero kung alam mong bad attitude ka, ay nako, good luck sa'yo kung manalo ka dito sa competition ng Binibining Pilipinas. Syempre ayaw ng mga organization ang isang kandidata na may attitude. At kung sino man yung mga nag-a-attitude dyan, huwag na kayong umasa na mananalo kayo. Lalo na kapag nakita ng organization ang attitude na meron kayo. Kaya dapat kapag isang kandidata ka na isang beauty pageant, make sure lang talaga na you are humble, hindi fake yung pinapakita at yung pagiging authentic mo talaga yung talaga, di ba? So yon, so dapat kapag sasali ka ng isang beauty pageant, check mo muna yung sarili mo kung ikaw ba ay talagang pang queen or maganda ka lang at pero wala namang, di ba, good attitude. So dapat may good attitude, saka complete package dapat ang ipinapakita mo sa competition. So yon, so okay lang yan, laban lang mga candidates ng Binibining Pilipinas. Para sa sumunod na chika, sabi ganon, Miss Grand Queen, panay ang ikot sa iba't ibang bansa. Anong say mo, Mama Sam? Okay yan, kasi pinopromote nga ng Miss Grand International ang Miss International at naiimbitahan siya sa iba't ibang bansa. Katulad ng Portugal. Ngayon, nandito siya sa Portugal. Alam ko, galing last time, galing siya dito sa Angola. Tapos, nagpunta pa siya sa iba't ibang part ng Latin America. So, okay yon. Congratulations, Miss Grand. Ang ibig sabihin na mamayag pag talaga ang beauty na meron ngayon ang mga queens ng Miss Grand. Lalo na ngayon, 10 taon na. So, swerte ang pageant ngayon ni Mr. Nawat kasi umuunlad katulad ng
mga deal nila dito sa Miss Vietnam, 'di ba? Meron na para sa 2023, ang alam ko sa Pilipinas na sa 2024. Oh, 'di ba? Doon pa lang talagang ay bongga na, pasabog na talaga itong si Mr. Nawat. So ibig sabihin noon, maganda ang takbo ng negosyo at swerte siya dito kay Miss Vietnam kasi naiimbitahan nga sa iba't ibang bansa. Malas lang ng mga inabuta talaga ng pandemic noon. Hindi sila nakaikot. Kaya, ang swerte mo kapag ikaw ay naging Miss Grand Queen kasi katulad ng nakikita natin kay Miss Vietnam, ganun din ang mangyayari sa susunod nilang queen. Di ba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, sabi ganun, Mama Sam, anong tingin mo, Lalela Maswani, may attitude daw. Never daw na kasi nakausap nga itong si Miss Philippines doon sa competition nila. Nag-attempt naman siya pero hindi daw talaga sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. So ako ayoko siyang isipin na bad. Kasi ganun eh, sa competition. Pero sa liit ba naman ng area, imposible na hindi kayo magkaroon ng chance na mag-hi and hello. Ito naman si Miss Philippines, hindi naman lang nagsikap din na makausap si South Africa. So kapag kandidata ka ng Miss International, ng international pageant, dapat ang goal mo ay magkaroon ng momento sa lahat ng kandidata, hindi yung parang ikaw lang, di ba? Katulad niya si South Africa, sinasabi niya na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magkausap sila ni Miss Philippines kahit isang beses. Nag-attempt siya pero lumalayo naman daw tong si Miss Philippines. Kumbaga parang hindi sila talaga nabibigyan ng chance na magchikahan. Iba pa rin kasi kapag nabigyan kayo ng chance. So nakakalungkot lang isipin, no? Parang nandoon kayo sa isang pageant pero hindi pala kayo nag-usap. Tapos tatawagin mong Sister Wood, buti na lang nagkita sila, di ba? At hindi siya nalang isa-isa. Kasi kung hindi, good luck naman sa inyo, di ba? So nakakalungkot ka lang kung isipin mo, nandoon lang kayo sa isang area pero hindi kayo nagkakakitaan or hindi kayo nabibigyan ng chance na makapag-usap. Meron bang ganon? Kaya ba yon? Sa palagay mo, 100 candidates tapos hindi mo makakakitaan kausap kahit man lang saglit ang bawat isang kandidata. Kasi kung ako yung kandidata doon, I think i-google ko, bibigyan ko ng chance yung sarili ko na makachika sa lahat ng kandidata or makasama o makapagpa-take ng picture na kasama sila kahit saglit lang, kahit ilang minuto lang. At least, nabigyan kami ng pagkakataon ng moment. Di ba? Lalo na, Diyos ko, kung makakasama yung mga Mr. Supranational, ay nako, hindi lang minuto. Isang oras pa. Charot! So, di ba? Parang nakakalungkot. So, ngayon, nababash itong si Lalela Maswani dahil nga daw may attitude siya. So, yun. Kasi chinichika niya nga na hindi daw sila friends ni Miss Philippines. Hindi ganun yon. Ako hindi ganun ang pagkakaintindi ko doon. Ang pagkakaintindi ko doon, hindi sila nabigyan ng pagkakataon at sinasabi niya nga na sayang yung moment na hindi sila nakapagbigyan ng chance na makapag-usap kahit saglit lang. So, hindi ibig sabihin may attitude itong si Miss Lalela Maswani, di ba? So, si Philippines, sana nag-effort din siya kahit minsan, di ba? So, ako kung may sisisihin dyan si Miss Philippines, dapat. Kasi may sariling mundo, di ba? So, yun! So, para sa sumunod na chika. So, ngayon, alam nyo na kung bakit hindi siya nanalo. So, yun. Para sa sumunod na chika, sabi ganon, Mama Sam, anong masasabi mo? Pasarela ni Celeste Cortesi, palong-palo na ba para sa'yo? Ay nako, yes, nakikita ko nga yung mga rampahan ni Celeste Cortesi na iniimbitahan siya sa mga event at pinaparampa siya. To be honest guys, more practice naman. So okay naman, maganda naman. Kaya lang siguro, syempre, may training pa yan kay Miss, kay Mama Jay. Feeling ko, gaganda pa yan ng bonggang-bongga. So, alam naman natin si Mama Jay, hindi yan basta-basta na uma-accept ng kung ano-ano lang pasarela. Papagandahin niya ni Mama Jay, kaya huwag kayong mag-alala. Ako, trust ako kung merong anong organization na Miss Universe Philippines kasi matagal na nilang ginagawa yan. And then, hayaan natin sila. So, huwag kayong matakot, huwag kayong ma-alarma kung ang nakikita ninyo kay Celeste Cortese ay hindi maganda yung kanyang pasarela, yung kanyang styling. Kasi for sure, yung organization ng Miss Universe Philippines ay pinag-aaralan niya ng bonggang-bongga. Hindi naman magpapatalo ng ganun-ganun lang ang kampo ng Pilipinas para sa competition ng Miss Universe. Lalo na maganda ang kandidata natin. So gagamitin nila yan para mapaayos at mapagaling pa ang pambato natin dito sa Miss Universe. O diba? So don't worry guys. Just keep going. Rampa lang, Celeste. So yon, Celeste pala. Hindi na siya Celeste. Celeste. O diba? So yon. So ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga
pinag-uusapan natin. Tingin ba ninyo, rarampa ba ng bonggang-bongga itong si Zelesty Cortese dito sa competition? At ano naman ang masasabi niyo sa mga kandidata na may attitude daw sa binibining Pilipinas? Manalo kaya sila? Hindi nga natin alam kung sino yun, di ba? And then, of course, ano naman masasabi niyo kay Miss Indonesia na ready-ready na daw for the crown para sa Miss Grand International. Plus, dagdagan pa natin, Lalela Miss Wani, may attitude nga ba? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion nyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang supportang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, baka naman po pwedeng maglabing. Don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yon. So guys, maraming salamat. Kung gusto nyo maging magandang katulad ko, always think beautiful. Charot. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow!